Hello mga ka-DIY! Welcome back again sa ating Revit tutorial. Today's video natin, ituturo ko naman sa inyo about different kind ng floor or yung paggawa ng different shape ng floor dito sa Revit architecture. So tara guys, simulan na natin ang ating Revit tutorial. Una guys, ipapakita ko muna sa inyo yung elevation. So pupunta muna ngayon ako dito sa east. And then kung mapapansin nyo guys, ito yung is elevation ng ginagawa natin. And then kung gusto nyo palitan yung shade nito, punta lang kayo dito sa visual style. And then ito guys, meron kayo makikitang choices dito kung gusto nyo ng wireframe, hidden line, consistent color, or realistic. So for example guys, i-click ko itong wireframe. So ito yung wireframe. So ito yung isang example dito sa visual style. And then balik ko lang ulit siya sa shaded. And then, proceed tayo guys dun sa pagpapalit ng pangalan dito. So, ito yung elevation guys. So, yung elevation natin guys, meron siyang tinatawag na level 0 or level 1. So, meron tayong iba-ibang category dito guys o pwede nyong palitan depende sa elevation na ginagamit nyo. So, for example sa akin guys, papalitan ko ngayon ito ng FFL. And then, top of beam. So, ito yung basic tagging ko dito sa elevation natin guys. And then, yung floor natin guys, ipi-place ko siya dito sa baba o yung negative side dito. So, dito yung floor ko guys. And then, yung FFL pala guys, ang ibig sabihin nito, floor finish level. Ito naman guys, pwede maging TOB, parang ganon, kung gusto nyo ng shortcut or something acronym words guys. Madami kayo makikita nyan sa pagbabasa ng mga plano kapag meron na kayong hawak na plano na meron section or elevation. Okay? And then, proceed na tayo guys sa paglalagay ng floor. So, babalik ako dito sa level 0. And then, ito na yung floor plan natin guys. And then, pupunta ngayon ako sa architecture. Under ng architecture guys, pupunta ngayon ako dito sa floor. Hahanapin ko yung architectural floor. And then, kung mapapansin nyo guys, meron na kasi ako dito guys na ginawa na basic floor nung nakaraan. And then, ipapakita ko naman sa inyo guys kung paano kayo pwede mag-edit or paano kayo gumawa ng custom floor. So, punta lang kayo dito sa drop down. I-click nyo lang yan guys. And then, kumuha lang kayo ng isang floor dito para maging reference nyo. So, ito yung i-edit natin guys. So, ito na yung napili ko guys. Floor timber. And then, click. And then, yung level natin guys, papalitan ko siya ng FFL. Kasi yung floor natin guys, sa FFL natin siya i-place. Kasi bungalo lang yung model natin. So, FFL lang siya guys. And then, kung makikita nyo guys, meron tayo ditong height offset. So, ito yung positive negative value na pwede natin ilagay dun sa floor. Kung gusto nyo i-offset siya ng pababa, so negative value siya guys. So, kung gusto nyo naman siya iangat, positive value naman siya guys. So, depende yan sa inyo guys kung ano yung tolerance na gusto nyo ilagay about dito sa height offset. And then, pupunta ngayon ako dito sa edit type, duplicate, and then sasabihin ko na lang guys, floor 125 mm. Bakit 125 mm yung ginawa ko? Typically guys, ang floor natin around 4 inches or 100 mm. And then yung finish natin na gagawin around 1 inches or 25 mm. So ito lang guys yung typical ideal na pwede kong gawin dito sa ating tutorial. So kung gusto niya rin siyang gawin o pagpraktisan, okay lang guys, nasa sa inyo yan. And then yung okay ko lang ito. And then kung makikita nyo guys, napalitan na siya. Yung type natin, floor 125 na siya. And then, pupunta ngayon tayo guys dito sa edit type. And then, yung finish natin guys, papalitan natin to. So, meron ditong button, pindutin nyo lang. So, ayan guys, lalabas na yung material dito. And then, type nyo lang guys yung default. Hanapin nyo yung default floor. So, eto guys. And then, kung gusto nyo siya magkaroon ng cut pattern, punta lang kayo dito guys. I-click nyo lang itong none. Hanap lang kayo dito guys ng pattern na gusto nyo. So, for example guys, concrete. Or, ito naman guys, diagonal down. So, for example guys, diagonal down yung napili kong
pattern dito sa ating floor finish. And then, click ko lang siya. And then, okay. Tapos, apply. And then, okay. And then, guys, meron kayong preview dito. So, yung preview natin, guys, ayan. So, kung nakita nyo, guys, ito yung preview natin, guys. And then, dun naman tayo sa structure. So, same pa rin, guys. Punta tayo kay default. So, default ngayon, guys, ha. Default. Hanapin natin dito si... Asan na si default? Ito. So, si default, guys, i-click natin. And then, sabihin natin, lagyan ulit natin siya ng pattern. Ang pattern niya is concrete. So, okay. Apply. Okay. So, ito na, guys, yung hatch na tinatawag o yung pattern natin. And then, yung thickness, papalitan natin siya ng 100. And then, yung thickness naman para sa finish is 25. So, overall siya, guys, ng 125mm. And then, okay. Tapos, ayan, guys, kung makikita nyo, okay na siya. So, yung function niya is interior. So, nasa loob siya, guys. And then, okay ka lang siya, guys. Tapos, pwede na tayo mag-create ng floor. Kasi, na-customize na natin o na-edit na natin based dun sa requirements na kailangan natin dito sa floor. And then, ito, guys. Pwede kayong mamili dito kung ano yung gusto nyong gawin. Kung rectangle, kung rectangular shape naman yung floor nyo, pwedeng ito na yung gamitin nyo. Pero kung ganito naman shape ang gusto nyo, itong line yung gagamitin ko. Pero pwede nyo rin gamitin, guys, yung pick wall. So, depende yan, guys, kung paano nyo i-execute yung paggawa ng floor. And then, ito, guys. First, second, third, fourth. Ayan. So, i-click ko lang siya, guys, ha, para matapos yung floor natin. So, ayan, guys. And then, okay. Tapos, i-check nyo lang siya, guys. And then, punta naman kayo dito sa 3D natin o yung sa maliit na bahay para makita natin yung ginawa natin. And then, ito, guys. Kung nakita nyo, guys, ito yung floor natin. So, yan yung floor na ginawa natin. Nag-highlight siya, guys. So, ayan, guys. Kung makita nyo, very simple lang yung paggawa ng floor dito kay Revit. So, kung gusto nyo naman siya part by part na gagawin, pwede nyo siyang part by part. So, ito yung, guys. So, kung yung floor nyo sa sala ay iba yung finish, so, okay lang yan, guys. Gawin nyo lang yung same procedure na ginawa natin. Part by part nyo siyang gawin. And then, ito din, guys. Kung yung floor finish dito is mababa, lagyan nyo lang din siya ng negative value, guys. Kasi kung mataas to at may naliligo, pangit naman, guys, di ba? Aagos yung tubig sa loob ng bahay o sa sala natin. Okay? So, balik ulit ako dito, guys, sa ating 3D. So, balik ko lang yung orientation. And then, ito na, guys. And then, paano naman tayo, guys, makakagawa ng mga custom shape ng floor natin? Simple lang, guys. Punta lang ulit kayo dito sa floor. Architectural floor. Okay pa rin to, guys. Ito yung gagawin natin example para sa custom floor. So, wag na natin gawin yung custom floor dito sa ating ginawang floor dito sa ating model. Gawa na lang tayo dito sa outside. And then, for example, guys, inscribe polygon. So, ito yung shape ng floor na gagawin natin. So, for example, nakakita tayo ng plano. Tapos, yung floor shape niya is polygon. So, ito lang, guys. Pili lang kayo dito na polygon. And then, click. Tapos, ayan, guys. Ito na yung floor natin. Kung makikita nyo lang, guys, line lang siya. Kasi, para tayong pumasok sa ibang dimension ng model. So, pagka-chinect nyo yan, ayan. Doon pa lang siya magkakaroon ng shape or parang automatic extrude siya ng 125mm. So, balik ulit tayo, guys, doon sa architecture. Pakita ulit tayo ng example or gagawa tayo ng example. Architectural. Sabihin na natin itong line. So, gawa tayo ng line. Tapos, ganito. And then, kuha tayo ng curve or arc. And then, ayan. Tapos, isa pa dito. And then, ayan. Sabihin na natin, heart shape yung ating floor. So, magandang maganda to, guys. Mapagmahal tayo. Joke lang yun, ha? And then, check na natin, guys. So, ito na yung floor, guys. Ito yung mga pwede nyong gawin or pwede nyong maging shape dito sa
Revit Architecture. Napakasimple lang ng paggawa ng mga custom floor gamit ang ating Revit Architecture. And then, ayun na nga guys. Ganun lang kadali guys gumawa ng floor dito sa Revit Architecture. And then sana guys, nagustuhan nyo ang ating tutorial video about sa floors. So marami pa akong ituturo sa inyo guys sa mga susunod na video para mas maintindihan nyo about dito sa Revit Architecture. Sana may natutunan kayo for today. And then, thank you sa panonood. See you next time. At kung hindi ka pa subscriber nitong channel na to, paklik mo na yung subscribe button. At pasipa naman ng malakas ang bell icon para lagi kang updated sa mga video na tulad nito. So maraming salamat guys. God bless and bye-bye.